Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangas sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa FM ng Dino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa FM ng Dino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat, naway umukit ito sa iyong isipan. Maging mapanuri, sundin ng wasto at nararapat. Kagandahang asal ang ipakita, ipadama ang pusong may malasakit. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Sakali mang tayo'y subukin ng unos, ating haharapin nang walang takot. Sasamahan ka ni Fernan at Dino, ang bagong barkada mo. Fernandino Teens TV. Magandang buhay, Fernandino Teens! Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Bawat araw na nagdaan ay punong-puno ng hamon, pakikibaka at pakikipagsapalaran. Maraming mga katanungan ang sumasagi sa ating isipan, mga katanungan na naghahanap na kasagutan. Sa kabila ng patuloy na paglaganap ng pandemya, nananatili pa rin tayong punong-puno ng pag-asa at umaasam na darating din ang panahon na ang lahat ay magiging maayos. Patuloy pa rin ang ikot ng mundo. Ang aralin natin para sa araw na ito ay mga iba't ibang kasarian sa lipunang ating ginagalawan. Bago tayo dumako sa ating paksa, alamin muna natin ang mga inaasahang ating matutunan para sa araw na ito. Unang layunin, nasusuri ang pagkakaiba na kasarian at sekswalidad. Ikalawang layunin, na ilalarawan ang pagkakaiba ng sexual orientation sa gender identity. Ikatlong layunin, na ipaghahambing ang katayuan ng LGBTQIA+ sa iba't ibang larangan sa kasalukuyang panahon. Ikaapat na layunin, na iisa-isa ang iba't ibang salik na nagiging dahilan ng diskriminasyon sa kasarian.
Ikalimang layunin, nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan na kasarian sa iba't ibang larangan. Ang 2 taon na nagdaan ay tunay naman na isang malaking hamon hindi lamang sa ating bansa, maging sa buong mundo. Kaya naman, ginagawa ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, at Department of Education ang lahat na kanilang makakaya upang matugunan ang ating kinakaharap na suliranin. Bagamat marami pa rin sa atin ang may agam-agam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, naniniwala ko hindi ito dahilan upang panghinaan ng loob ang bawat isa sa atin. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging matatag, madiskarte at kayang humarap sa anumang uri ng hamon ng buhay. Kaya naman, naniniwala ang programang ito na hindi dahilan ng pandemya para huminto ang ating mundo, lalo na sa larangan ng edukasyon. Kaya naman, ang programang ito ay sumusuporta sa kagawaran ng edukasyon na ang layunin ay palawigin ang kaalaman sa kabila ng pandemya. Ikaw at ako ay mahahalin tulad sa isang kapamilya na tutulong para paunlarin at palakasin ang inyong kaalaman. Tulad ng isang kapatid, handang gumabay sa inyo upang patatagin at alalayan ang bawat isa sa atin. Higit sa lahat, hinding-hindi kayo iiwan at hindi kailanman nasusuko. Dahil ang programang ito ay naniniwala na mabibigyan ng pagkakataon na maipaabot ang kaalaman sa kahit anumang uri ng plataforma, mapa-telebisyon, mapa-radyo o pahayagan, at higit sa lahat sa social media. Ihahatid at iaalay sa bawat mag-aaral saan man sulok ng inyong lugar. Kayo ay aming aabutin at naniniwala na maging kayo man ay nasa laylayan ng lipunan ay dapat mabigyan ng dekalidad na edukasyon. At bilang bahagi ng new normal, nandito kami, Fernandino Teens TV. Mula sa taong 1991 hanggang sa kasalukuyan, masasabi ko na napakalayo na talaga ang agwat ng panahon ng aking nakamulatan kumpara sa panahon ngayon. Marami ng pagbabago mula sa kapaligiran hanggang sa lipunan na ating ginagalawan. Hindi lahat ng ating nakikita ay aayon sa ating opinyon. Huwag basta-basta maniniwala sa nakikita ng ating mata o ating naririnig. Huwag aasa sa magagandang pangako na kadalasan ay napapako. Dapat ay maging mapanuri, magduda, magtanong at mag-imbestiga upang maging konkreto ang ating basihan sa anumang pangyayari. At huwag nating kalimutan tungkol sa buhay ng mga tao, lalo na ang Filipino diaspora, na kilala sa tawag na OFW, na tinaguriang mga makabagong bayani ng ating panahon dahil sa mga perang kanilang pinapadala sa pamilya. Nakatutulong sila sa paglago ng ating ekonomiya at naging malaking bahagi sila ng migrasyon. Sari-saring pangyayari sa galaw ng tao at sa lipunan, mga pangyayari na nakaapekto sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating kultura, mga kaugalian, nakagisnan at mga kasabihan, partikular na sa pagdadalang tao o pagbubuntis, na kung saan ay nagiging bahagi ng pagdiriwang ng mag-asawa. Bago natin pagpatuloy ang talakayan, isa munang paalala, kaya manatiling nakatutok sa Fernandino Teens TV Season 2. Ang Schools Division Office, City of San Fernando, Pampanga ay kaisa ng Department of Education sa pagsasagawa ng mga proyekto at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral.
inilunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors upang magbigay ng educational at psychological assistance sa mga mag-aaral, magulang at stakeholders ng division. Kaya, kung may nais kayong itanong tungkol sa pag-aaral, maaaring magpadala ng mensahe sa Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors Facebook page o tumawag sa mga numero na makikita sa ibaba ng inyong screen tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari rin kayong sumangguni sa ating guidance counselors na nagbibigay ng guidance and counseling services. Lahat ng inyong ibabahagi ay mananatiling confidential. Ang nasabing programa ay nagsisilbi ring daan upang malaman ang feedbacks ng stakeholders para matulungan ang ating division na mapagbuti pa ang mga sumusunod na programa. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na sa aming mga numero o bumisita na sa aming Facebook page at magpadala ng inyong mga katanungan. Fernandino Teens TV. At nagbabalik ang Fernandino Teens TV Season 2. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pagbubuntis. Sa nakagisnan ko, ayon sa kasabihan ng mga matatanda, malalaman ang kasarian ng sanggol sa pamamagitan ng pisikal na anyo ng isang nagdadalang tao. Halimbawa, kapag ang leeg at batok ng nagbubuntis ay may kaitiman, ang kanyang pinagbubuntis ay maaring isang lalaki. Nakamamangha namang tunay dahil kadalasan ang mga senyales na iyon ay nagkakatotoo. Samantala, kung ang isang nagdadalang tao ay makikitaan ang pagkamaaliwalas ang mukha at laging nakangiti, malamang ang sanggol sa sinapupunan ay isang babae. Bagamat ito ay sinaunang paniniwala, maaaring ito'y totoo o sumasablay. Bagamat tayo ay nasa makabagong panahon, mayroon pa ring bihira ang naniniwala rito. Kung ikukumpara sa kasalukuyang panahon, ang mga nabanggit ay hindi na sapat, sapagkat maraming makabagong pamamaraan para matiyak ang kasarian ng isang sanggol dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng medisina. Madali na para sa magulang malaman ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina sa pamamagitan ng ultrasound. Pero may trending ngayon, isang magarbo at maluhong okasyon. Ito ang tinatawag na gender reveal. Tunay namang kapanapanabik sapagkat kahit si nanay ay hindi alam kung ano ang kanyang pinagbubuntis. Kaya naman, nagiging isang malaking sorpresa at okasyon para sa mga taong mahal sa buhay. Mas pinili ng mag-asawa na ibinahagi sa buong pamilya at mga kaibigan. Sa okasyong ganito, ay madalas na maririnig na katanungan, ano ang kasarian o sekswalidad ng sanggol? Ang tanong, pareho lang ba o may pinagkaiba ang salitang sekswalidad at kasarian? Mga salitang madalas ay nagagamit sa maling pamamaraan ng pangungusap. Halina, Fernandino Teens, at ating alamin at tuklasin. Kumuha kayo ng papel at panulat o maaaring sumagot sa comment section o sumagot ng pasalita. At alamin natin kung ano ba ang kahulugan ng salitang sekswalidad at kasarian. Magsuri larawan tayo! Alamin at suriin ang mga larawan. Isulat ang titik K kung ito'y nagpapahiwatig ng kasarian. At titik S kung ang larawan naman ay tumutukoy sa sekswalidad. Maaari kayong sumagot sa inyong sagutang papel o i-type sa comment section o sumagot ng pasalita. Handa na ba kayo, Fernandino Teens? Simulan na natin!
mayroon kayong 10 segundo para sagutin ang mga sumusunod. Mahusay! Ang galing! Nakuha mo ang tamang sagot na sexualidad. Ang buntis, buwan ng dalaw ng kababaihan, ang aninag ng Adam's apple at lalaking sanggol ay maituturing na kabilang sa hanay ng sexualidad. Samantalang, ang mga nabibilang sa gawaing konstruksyon, babaeng nagmamaneho, lalaking naninigarilyo at guro ay kabilang sa kasarian. Ano nga ba ang pagkakaiba ng salitang sexualidad at kasarian? Ating muling balikan ang mga larawan na nabibilang sa sexualidad. Makikita sa larawan ang buntis, batid natin ang tanging babae lamang ang may kakayahang magdalang tao sa kanyang sinapupunan at magsilang ng sanggol. Sa makatuwid, ang sexualidad ay tumutukoy sa biological o physiological na katangian kung babae o lalaki. Tulad ng makikita sa larawan, isang lalaki at babae. Ang kasunod na larawan ay tumutukoy sa gawain ng babae at ng lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang sexualidad ay tumutukoy sa biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng lalaki at babae. Bilang karagdagang kaalaman, na kung ang ating pagbabasihan ay ang banal na aklat o ang Biblia, si Adan ang unang lalaki at si Eva naman ang unang babae na nilikha ng Diyos. Bukod sa biblikal na paniniwala, mayroon ding alamat sa ating bansa tungkol sa pinagmulan ng lalaki at babae. Sila'y kilala sa tawag na si Malakas at si Maganda. Kung makaagham na pagpapaliwanag, ito ang basihan na pinagmulan ng lalaki at babae. Makikita sa larawan kung saan nagsimula ang lalaki at babae. Si nanay ay may 2 X chromosome at si tatay naman may XY chromosomes. Kapag ang X chromosome ni nanay at X chromosome ni tatay ay nagtagpo, ang anak ay babae. Kapag ang X chromosome ni nanay at Y chromosome ni tatay nagtagpo, asahan mo magiging anak nila ay lalaki. Ito ang simpleng paliwanag ng agham sa pagkakaroon ng lalaki at babae. Muli nating balikan ang mga larawan sa hanay ng kasarian. Ang gawaing konstruksyon ay karaniwang gawain ng mga kalalakihan. Sa larawan, makikita ang isang babaeng nagmamaneho. Sa Saudi Arabia noon, ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang magmaneho. Sa makatuwid, dito pa lang ay may diskriminasyon na sa kanyang pagiging isang babae. Kung mapupunan nyo sa ikatlong larawan, ang lalaki ay naninigarilyo. Bahagi ng ating kultura na ang karamihan sa gumagamit ng sigarilyo ay mga kalalakihan. Ika nga, bahagi na ito sa buhay ng nakararaming kalalakihan sa ating lipunan. Samantalang sa huling larawan, ang guro ay isang babae. Sapagkat naging bahagi ng ating kultura na marapat lamang na babae ang guro. Kung ang sekswalidad ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng babae at lalaki, ang kasarian naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. At ito ang tinatawag na gender roles. Magbalik tanaw tayo sa panahon kung saan ang mga kababaihan ay nasahan na dapat ay nasa loob lamang ng tahanan. Pinaniniwalaan na ang katangian na mabuting babae ay pagiging mahinhin, matiisin, matulungin, nagsasakripisyo, hindi nakikipagtalo at masunurin. Ang mga dalaga ay mayumi sa kilos at sa salita gaya ng isang birhen. Samantalang,
ang mga kalalakihan ang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, sa dahilang tayo ay may patriarchal na lipunan. Kumpara noon sa ngayon, malaki na ang pagbabago sapagkat halos magkapantay na ang kanilang gampanin. Ang gawain ni Itay ay pwede ng gampanan ni Inay. Ganoon din si Itay. Patunay lamang na ang buhay ng tao ay sumasabay sa agos ng pagbabago ng mundo. Na ang gawain ng lalaki at babae ay nagkakaroon na ng pagkapantay-pantay. Ayan, mas malinaw na sa inyong kaalaman ang kahulugan ng salitang sekswalidad at kasarian. Bago natin alamin ang inyong mga natutunan, isa munang patalastas, huwag kayong aalis, manatiling nakatutok sa Fernandino Teens TV Season 2. Maya po oras kaya kayo, Fernandinos. Ako pala ay Elwin R. Serrano ng City Tourism Office ng Siyudad San Fernando. Ngayong bulan na ini, pagmasusyan tayo ang National Heritage Month, nating temang Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Kambena nini, metong karang aktibidades na ng siyudad at ining launching ng bayong Heritage Passport. Ng Heritage Passport at ining metong karang proyekto ng kayakataamong siyudad ng pamanamuna ng Mayor Edwin D. Santiago. Anong nuka rin makalagelangan ding eganagan ng heritage sites, heritage structures, na akit tamo kin kekatamong heritage district. Makakayado din keni, ding importansya da ding mapil na tradisyon, keni syudad, kalupan ng pamangawang parol, ang poeng pamangalesa. May awos siyang heritage passport, uling atin kang dapat gawan, anong nuka rin puntalan mula ding at syuking passport, at saka ka mag-selfie, kay Batkanta, Paltomeking Tourism Office, at mamielang sticker ka rin eganagan ang apuntulan mong lugar. At imaw may ngari ang tutong passport. Balumingeni, ngeni, panahon na ini, eta mo makain bisa lumal, uli na ng COVID-19 pandemic. Kaya naman kimbanwa nga ini, agkatan ko lading bikers tamo, edad 18 hanggang 50, imbis na lumaot kayo po, di na nyo lang dita ka oras di kaya katamong heritage structures, Kenny Shudan. Anya naman ka rin mumunang 50 bikers ang makayari kay kaya katamong heritage passport, may dinan lang premium only San Fernando loot bag. Inggawan nyo mo bakanta makapag-register, punta kayo mismo opisina na ng City Tourism, yung munisipyo, at saka kayo magdalang metong valid ID. Kabinan yung kaya kayong heritage passport, ating makasipit ang instruction nung nano pa yung dapat gawan. Anya naman ka rin hanggang kapadyakin, nanano ko pa, tara na! Fernandino Teens TV. Nakatutok pa rin kayo sa Fernandino Teens TV Season 2. Ating alamin kung lubos ninyong naunawaan ang ating paksa. May inihanda kong isang gawain na ang tawag dito ay Add One Out. Hanapin ang hindi kabilang sa larawan at alamin bakit ito naiiba. At tukuyin ang pagkakahalintulad ng mga naiwang larawan. Isulat sa comment box ang inyong mga kasagutan o sumagot ng pasalita. Simulan na natin ang unang larawan. Mayroon kayong 5 segundo para alamin ang hindi kabilang sa pangkat. Mahusay! Tama ang inyong kasagutan. Ang hindi kabilang sa larawan ang inang nagpapa-breastfeed sapagkat ito'y nabibilang sa sekswalidad dahil tanging kababaihan lamang ang may kakayahan na magkaroon ng gatas sa kanilang dibdib, lalo na sa panahon ng kanilang pagdadalang tao at hanggang sa pagsilang ng sanggol. Samantalang ang mga naiwang larawan ay tumutukoy sa kasarian sapagkat tumutukoy ito sa gampanin ng kababaihan sa ating lipunan.
ikalawang larawan, magaling ang inyong kasagutan, mekaniko ang hindi kabilang sa pangkat, sapagkat karaniwan nating nakasanayan na sa ating lipunan, kapag sinabing mekaniko, agad nating inaasahan na gampanin ito ng mga kalalakihan. Ito'y kabilang sa kasarian. Samantalang ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw, pagpapatuli at pagsisilang ng sanggol ay maituturing ng isang sexualidad. At ang uling larawan, tumpak sa diyang kahanga-hanga. Hindi kabilang ang larawan ng dalawang bata na nagkakaroon ng pagbabago sa katawan, sapagkat ito'y kabilang sa sexualidad. Samantalang ang mga naiwang larawan ay kabilang sa kasarian, sapagkat ito'y gampanin ng kababaihan at kalalakihan na inaasahan sa ating lipunan. Sa panahong ating nakamulatan, maging mga kulay ay nagkakaroon na rin ng pang-uuri. Kapag ang kulay ay pink, ito'y laging nakadikit sa mga kababaihan. Samantalang ang kulay asul o blue naman ay tumatakda sa kalalakihan. Ang paglalaro ng manika ay para sa kababaihan lamang, at ang baril-barilan ay para sa kalalakihan, dahil iyon ay ang itinakda ng ating kultura. Kaya naman kapag si Neneng ay naglaro ng baril-barilan, iba na kaagad ang nasa isipan ng tao. Lalaki raw ito na isang tomboy. Samantalang pag si Totoy naman ang nakipag-agawan ng stuffed toys, iba na ang ihip ng hangin. Sa lipunan ng ating nakagisnan, hindi lamang si Itay at Inay, nandyan sina Lolo, Lola, Tita, Tito, ang ating makakasalamuha na tinatawag na extended family. Kung ang pag-uusapan ay may kinalaman na bukod sa lalaki at babae, masasabi natin na ang mundo ay higit pa sa straight. Dahil may isang grupo na ang tawag ay LGBTQ, na ang ibig sabihin ng mga ito ay L, lesbian, G, gay, B, bisexual, T, transgender, Q, queer. Ano nga ba ang pinagmulan ng LGBTQ? At bago ito tinawag na LGBTQ+. Sama-sama nating alamin ang kasaysayan ng LGBTQ. Sa pagtalakay na kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas, mababanggit ang mga babaylan. Noong 16 hanggang 17 siglo. Sino o ano nga ba ang babaylan? Ang babaylan ay isang leader espiritual na may tungkuling pangrelihiyon at mahahalin tulad sa mga sinaunang priestess at shaman. Ang salitang babaylan ay sinasabing tumutukoy sa babae. Ngunit, mayroon ding lalaking babaylan na halimbawa nito ay ang mga asog sa Visayas noong 17 siglo, na hindi lamang nagbibihis babae, kundi nagbabalat kayo ring babae. Ginagawa nila ito upang ang kanilang panalangin umano ay pakinggan ng espiritu, sapagkat ang paniniwala nila na tanging mga kababaihan lang ang higit na pinakikinggan ng poon. Ang mga lalaking ito ay hindi lamang nagsusuot ng kaugaliang kasuotan ng mga babaylan. Ginagaya rin nila ang mismong kilos ng mga babae. Sila ay pinagkalooban ng panlipunang ng pagkilalang simboliko bilang tila babae. Ilan din sa mga babaylang ito ay kasal sa lalaki, kung saan sila ay mayroong sexual na kaganapan habang sila ay tinatanggap at iginagalang sa lipunang pre-colonial para sa mga Espanyol.
Ang mga babaylan ay hindi lamang nakakalito, sila rin ay kinatatakutan dahil sa kanilang kapangyarihang posisyon. Kung inyong mapapansin sa larawan, ipinakikita rito na ang isang babaylan na lalaki ay nagkukubli sa araw bilang isang babaylan na babae. At sa gabi, ang kanyang tunay na katauhan bilang isang lalaking babaylan. Sapagkat naniniwala sila na higit silang katanggap-tanggap na mahusay na babaylan kung sila ay nasa katauhan ng isang babae. Ngayon, ay alam na natin na noon pa man ay may mga kalalakihan na nagpapanggap sa katauhan ng isang babae. Pero, kung ikukumpara sa panahon ngayon, ay talaga namang kamangha-mangha. Muli, ating isipin ang paalala na maging mapanuri sapagkat sa panahon ngayon, maaari tayong malinlang ng ating mga mata at ng ating pandinig. Sa unang larawan, isang napakagandang binibini, nakakabighani, isa siyang kandidata sa patimpalak sa Itbulaga. Isang patimpalak na nagpupugay sa kakayahan ng mga nabibilang sa ikatlong kasarian. Nabibilang sa LGBTQ. Kung sa Itbulaga ay may Super Serena, syempre, hindi papahuli ang It's Showtime na mayroong segment na That's My Tomboy. Mas palalimin natin ang ating kaalaman tungkol sa mga nabibilang sa iba't ibang kasarian. Para higit pa nating maunawaan ang ating kapwa sapagkat ang bawat isa sa atin ay may tinatawag na oryentasyong sekswal. Habang palalim ng palalim ang ating talakayan, mas ninanais ninyo pang malaman ang damdamin ng ating kapwa tungkol sa kasariang kanilang pinili. Ang katauhan ng isang tao ay nahuhubog ayon sa kanyang kapaligiran. Maaaring impluwensya ng pamilya, kaibigan, kamag-aral, paaralan o relihiyon ng kanyang nakagisnan. Katauhan na hinubog ng panahon. Sabay ng ating paglaki at pagkakaroon ng sapat na kaisipan, nararamdaman na natin ano ang ating katauhan. May mga tiyak na sa kanilang sarili kung sino sila. At may mga tao naman na tinatanong ang sarili na naguguluhan sa kanilang pagkatao. Maraming tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Bakit ganito? Parang kakaiba sa karamihan. Bakit parang hindi akma ang katauhan sa nararamdaman? Mga tanong na sila lamang ang makakasagot at makakapagpatunay sa kanilang sarili. At dito na pumapasok ang tinatawag na oryentasyong sekswal. Ano nga ba ang oryentasyong sekswal? Bago natin ipagpatuloy ang ating paksa, muli bigyan daan natin ang isang patalastas. Lamang sa larangan ng pangkabuhayan apektado ang maraming pamilyang Pilipino, kundi maging sa larangan ng pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Inilunsad ng siyudad ng San Fernando ang programa Nurturing Environment and System for Thriving, or NEST, isang education community pantry na naglalayon para sa isang malawakang pagtulong, pagtatabay at paggabay na ang focus ay ang makapagbigay ng tulong at suporta sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational needs gaya na lamang ng school supplies, tutorial sessions, study tips, at iba pang mga pamamaraan na mas lalong makatutulong sa pag-angat ng ating edukasyon. Dahil hindi hadlang ang pandemya sa magandang kinabukasang naghihintay sa ating mga mag-aaral. Sino-sino nga ba ang mga kalahok sa programang ito? Sa pagtutulungan ng ating school administrators, guro, magulang, at iba pang mga miyembro ng ating komunidad
gaya ng barangay officials at sangguniang kabataan, ay siguradong magiging mas matagumpay ang programang ito. Paano nga ba ang magiging proseso ng naturang programa? Una, magkakaroon tayo ng isang Facebook group, ang Pampanga High School Nest Education Community Pantry na pangungunahan ng Educational Pantry Coordinator. Ang mga magulang, tagapangalaga at mga guro ay ia-add ng ating Educational Pantry members sa Facebook group na ito. Sa page na ito, maaaring i-post ng mga magulang at tagapangalaga o sino mang miyembro ng Educational Pantry ang kanilang mga kahilingan o requests. Kailangan ding ilagay ang pangalan ng mag-aaral, grade, at section para sa mas agarang aksyon. Oo nga pala, hindi lang requests ang pwedeng i-post. Pwede ring mag-post ang mga nais magbigay ng tulong o mga gustong mag-donate. Sabi nga nila, sharing is caring. Tandaan na ang Facebook group na ito ay privado at posts na may kaugnayan lamang sa page na ito ang maaaprobahan. Mayroon din palang Google Form na ipamamahagi kung saan maaari nating isumite ang ating requests o kahilingan. Paano naman ang mga walang internet access sa bahay? Huwag mangamba dahil merong mga nakalaang drop boxes ang ating paaralan na kung saan maaaring ihulog ng mga magulang at tagapangalaga ang kanilang requests. Sa mga nais namang mag-donate ng school supplies, maaaring ilagay ang mga ito sa tabi ng drop boxes. Maaari ring mag-donate ng mga kagamitan o cash donation kaakibat ang pagsusumite ng deed of donation form. Pangalawa, mahalaga ang ugnayan ng mga guro at ng mga magulang o tagapangalaga sa programang ito. Gamit ang video calls o chats ay ipahahayag ng mga guro ang adhikain ng programang ito sa mga magulang o tagapangalaga. Maaari ring gawin ang orientation na ito ng face-to-face kasabay ng schedule ng kuhanan ng mga module. Gaya ng nabanggit, hindi lamang mga bagay ang maaaring i-donate. Pwede ring mag-conduct ng tutorial session, study tips, at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto, gayat ng mga aklat o kaya ay gadgets. Ikatlo, ang requested needs ng ating mga magulang o tagapangalaga ay ililista ng ating NEST focal person. Ang mga coordinator naman ang mag-aayos ng mga ito. Ang advisors ng ating mga mag-aaral, guidance counselor, at iba pang mga guro ay ipaaalam sa ating mga magulang at tagapangalaga ang petsa at oras ng pamimigay ng requested needs na gaganapin sa paaralan. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman aktibo at iba yung pakikilahok ang inaasahan sa pagsasanib puwersa ng paaralan at barangay na siyang tutukoy sa pangangailangan ng bawat Fernandinong mag-aaral at kikilos upang matugunan ito sa tulong at suporta rin ng mga miyembro ng komunidad. Isang malawakang komunidad para sa isang produktibong educational community pantry ay tiyak na lilikha ng iba yung pagkilos upang maging mas magaan at madali ang pagkatuto ng bawat kabataang Fernandino. Kaya naman tandaan, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Fernandino Teens TV. Sa ating pagbabalik ay ating alamin ang katanungan sa inyong isipan tungkol sa oryentasyong sekswal. Gaya ng nakabinbin nating katanungan, ano nga ba ang oryentasyong sekswal? Ang oryentasyong sekswal ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosyonal, sekswal, at ng malalim na pakikipagrelasyon sa isang
taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Tumutukoy din ito sa inyong pagpili ng inyong makakasiping, kung siya ay lalaki o babae, o pareho. Ito ang mga uri ng oryentasyong sexual. Heterosexual, mga taong nakakaranas ng sexual sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae, at mga babae naman na gustong makatalik ay lalaki, tulad sa larawan na inyong nakikita. Homosexual, mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Mga lalaking mas gustong lalaki ang makatalik at mga babae na mas gusto ang babae bilang sexual na kapareha. Lesbian naman o tomboy, sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki. Isang babaeng may emosyonal, sexual, at romantikong attraction sa ibang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo, tiboli, at tomboy. Gay o bakla, mga lalaking nakakarandam ng attraction sa kanilang kapwa lalaki. Sila ay kilala sa tawag na bakla, beki, bayot, o bading. May ilan sa kanila ay nagdadamit at kumikilos na parang babae. Bisexual, mga taong nakakarandam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Maaring magmahal siya ng kapwa babae o sa lalaki. Ganon din sa bahagi ng lalaki. Asexual, mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. Pansexual, mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa sino man, anuman ang kanilang sex at gender identity. Transgender, kung ang isang tao ay nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Siya ay maaring transgender na katauhan. Ito ang malawak na terminong tumutukoy sa mga taong mayroong gender identity or gender expression na hindi naayon sa inasahan ng lipunan. Kung may transgender, meron din naman tinatawag na transsexual. Ano nga ba ang transsexual? Ang transsexual ay isang tao na nakakaranas ng isang malalim at pangmatagalang kakulangan ng ginhawa sa kanilang pisikal na kasarian at may kagustuhan na baguhin ang kanilang pisikal na katangian kabilang ang maselang bahagi ng katawan. Sa kabaligtaran ng mga karaniwan na nakaugnay sa kanilang kasarian at mabuhay ng permanente sa kabaligtaran ng kanilang orihinal na kasarian. Ang transsexualismo ay isang medical na diagnosis kung ang isang individual ay may pagkakakilanlang kasarian na kabaligtaran ng kanilang pisikal na kasarian. Marami sa mga transsexual na babae bago magpapalit ng kanilang kasarian ay tumuturing sa kanilang mga sarili ng mga lalaking nakakulong sa katawan ng babae. Ang kilalang trans man ay si Jesse Corcuera mula sa pagiging babae noon, ngayon ay isang ganap na lalaki. Isang medical na diagnosis ay maaaring gawin kung ang isang tao ay nakakaranas ng pagiging balisa na resulta ng isang pagnanais na maging isang miyembro ng kabilang kasarian. O kung ang isang tao ay nakakaranas ng panghihina o kahirapan bilang isang resulta ng pagkakakilanlan ng kanilang kasarian. Kung si Jesse Corcuera ay trans man, ang sikat na standout comedian na si Ate Glow
ay kilala na ngayon bilang si Mrs. Renee Hampshire bilang isang trans woman. Queer, ito ay isang terminong tumutukoy sa sexual orientation o sexual identity na hindi nakapirmi o nag-iiba. Upang alamin kung ang inyong naunawaan ang ating paksa, muli ako ay naghanda ng huling gawain, maaaring itong sagutan ng pasalita o isulat sa comment section ang inyong sagot. Narito ang panuto. Suriin ang pangungusap kung ang tinutukoy ay tama, bigkasin ang salitang tumpak. At kung mali naman, ang pangungusap, sabihin ang salitang lagapak. Fernandino Teens, mayroon kayong 5 segundo para sagutin ang katanungan. Handa na ba kayo? Siyempre, ang batang Fernandino ay laging handa. Magsimula na tayo. Una, ang mga bisexual ay taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Maaring magmahal siya ng kapwa babae o sa lalaki. Ganon din sa bahagi ng lalaki. Magaling! Ang sagot ay tumpak! Narito ang ikalawang tanong. Ang asexual ay mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa sino man, anuman ang kanilang sex at gender identity. Mahusay! Tama ang inyong sagot. Ang sagot, lagapak. Dahil ang mga asexual, mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. Ang ikatlong katanungan, ang heterosexual ay mga taong nakakaranas ng sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Napakagaling mo! Ang sagot, tumpak! Ika-apat na tanong, ang queer ay isang terminong tumutukoy sa sexual orientation o sexual identity na hindi nakapirmi o nag-iiba. Napakahusay! Ang sagot, tumpak! Ikalimang katanungan, ang transgender at transsexualismo ay magkahalintulad o pareho lamang. Tumpak na tumpak! Kayo na ang magaling! Ang sagot, lagapak! Sapagkat ang transgender ay isang taong nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Samantalang ang transsexualismo ay isang medical na diagnosis kung saan ang isang individual ay may gender identity o kasariang psikolohikal na kabaliktaran ng kanilang pisikal na kasarian. Kaya naman, muli kong uulitin na ang pagkakakilanlang kasarian o katao ang pangkasarian ay isang paraan ng isang individual sa pagkilala sa kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian. Samantalang orientasyong sekswal ay naglalarawan sa isang nagtatagal o nakagawian na pagkaakit pangdamdamin, romantiko, sexual o ilang pagsasama-sama ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay unti-unti nating binubuksan ang ating kaisipan
na ang bawat isa sa atin ay wala na sa posisyon para manghusga sa ating kapwa. May kanya-kanya tayong opinyon at saloobin at hindi natin pwedeng diktahan ang isang tao sa kanyang piniling kasarian dahil higit kanino man, mas higit nilang kilala ang kanilang pagkatao. Ika nga sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Isinusulong ng LGBTQIA+ ang pagkakapantay-pantay. Ang bawat kabahagi ng grupong ito ay kailangan pa nilang mapatunayan ang kanilang kakayahan at halaga upang makamit ang pagtanggap ng lipunan. Katulad sa larangan ng politika, may party list na kumakatawan sa sektor ng LGBTQIA+. At sa larangan ng media, showbiz at sa iba pang industriya, kilala ang kanilang personalidad at maituturing na malaki ang impluwensya nila sa paghubog sa pangunawa ng lipunan ukol sa ipinaglalaban nilang mga karapatan, pagsasagawa ng Pride Festival at pagbuo ng mga organisasyon. Kinikilala din ng simbahan ang positibong kontribusyon ng mga miyembro ng LGBTQIA+, bagaman nananatiling konserbatibo ang pananaw nito sa mga gawi o kaugalian ng ikatlong kasarian. Ang ating pamahalaang lokal ng San Fernando ay nakikiisa rin sa pagtaguyod ng karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Taon-taon ay nagkakaroon ng tinatawag na June Pride March. Ginaganap ito tuwing buwan ng Hunyo bilang pagkilala at suporta sa kanilang kakayahan at kabuluhan sa lipunan. Ito ay dinadaluhan ng iba't ibang organisasyon at mga paaralan at kabilang na rin dito ang ating paaralan, ang Pampanga High School. Naniniwala ang ating paaralan sa pagbibigay ng karapatang pagkapantay-pantay, paggalang at pagpupugay sa mga kakayahan ng bawat isa sa atin. Maging mag-aaral ka man, guro o kawani ng paaralang ito, nabibilang ka man sa LGBTQ o hindi, ang bawat isa sa atin ay dapat tamasain ang malayang pagkilos na naaayon sa kabutiang asal at malayang makapagpahayag na kanyang damdamin na malayo sa mga mata ng diskriminasyon at mapanghusgang lipunan. Maging bukas ang ating mga mata at isipan sa anumang uri na kasarian na kanilang ninanais, sapagkat ang mundo na ating ginagalawan ay iisa lamang na dapat nating pagpalain, mapalalaki ka man o babae o miyembro man ng LGBTQ+, dahil sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Narito ang mga sangguniang ginamit sa ating paksa. Nagpupugay sa pagkapantay-pantay ng kasarian mula sa Departamento ng Araling Panlipunan, ang inyong guro, Ginoong Jonald O. Galang, hanggang sa muli! Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses
na siyang gagabay sa iyong pagkamulat, naway umukit ito sa iyong isipan maging mapanood.